Yun, hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Ito pa rin ang raketerong mag-ibon, Wapa Pets. Nagulat kayo, no? Wala ako sa bahay ko. Wala niyo kung nasan ako. Tadaan! Dinalaw natin ang isa nating kaibon, si Sir Nestor Santos or NBS Avery. Si Ninong NBS. Halika, pasukin natin yung bahay niya sa kayong ibonan. Ayan si Ninong. Hi po, Sir Nestor. Hi. Ito yung ibonan niya. Pasukin natin para makita natin yung kanyang mga alagang ibon. Pwede po pumasok? Pwede. Pasukin ko lang, ah. Ayan. Ayun na nga guys, ito yung mga alaga ni Ninong Nestor. Nakalimahago. May ibang mga ito fly fish pa lang itong tinitingnan natin, no? Nakita niyo. So ito yung nursery niya. Ito ngayon yung mga breeder niya. Halos lahat ito. Kargado ito ng hago, no? Hago lang hindi hago. Saan yung pinakamakapal ang ano niya? Para makakita nila. Ayun, nandito po. Ayun, no? Kaya lang, balikan ko po yan. I-zoom lang natin mga ngayon. Bali, ang alaga niya, puro parakit na lang halos. Puro hago. Ito may nakita ako isang pababa niya. Hello, baby. Ang dami. Lahat yan anak niya, no? Lima, bino? May poster. Palikan natin yung dilaw. Yung mga kapal na hago ni Sir Nestor. Wow. Nakipin yung dito. So, ayan, naikuna niya. Ito yung black wing ni Sir. Cinnamon yung black wing. Ganda pa rin. Napaunlakan tayo ni Sir Nestor na interviewin siya sa kanyang ibunan. At kanina napasok nga natin yung ibunan ni Sir Nestor Avery or NBS Avery. Sa Facebook, mamaya ipapakita ko o ipa-flash ko yung FB account niya para kung halimbawa may mga gusto nyong mag-inquire sa ibon niya, malalaman nyo yung account niya or paano nyo siya kukontakin sa Facebook. At ngayon, dadako tayo sa ating interview. Siyempre, ito yung inaabangan ng lahat, di ba? Hingi tayo ng konting tip kay Sir. Yung mga karanasan niya sa pag-iibon, ibahagi sa atin. Sir, una ko pong katanungan, siyempre, gaano po kayo katagal nag-iibon? Isa, 30 taon. Magpe 30 years na po kayo. Tagal pa. 30 years, halos kasing edad ko na. 30 taon. Ayos ah. Magpe-30 years, malapit na magpe-30. Malapit na. So, around 29 to 30, gano'n na lang. Sir, sa 30 years, di ba, nung unang-unang ibon mo, naalala mo pa kaya kung sino yung nainganyo or paano kayong parang nainganyo mag-alaga ng ibon? Ayun, dati nagkakalapati lang, ngayon, pupunta kami doon sa ulo ng Malabon, may stage pa ron. Yung pinakang stage doon, may basketball court doon. Ilan pa lang kami yung nagdadala ng ibon doon. May nagdadala doon, yung naglalaro ng ibon. Saka kami lang, parakit lang. Yun, pagkatapos na kalapate yun nga, ibon na nga. Ilan pa lang kami. Mga siguro yun,
1986 siguro. 1986, para kapapanganak ko pa ng kanta niya. So, ang mga naingganyo sa inyo, sir, yung talaga doon sa hulo, balabong pala kayo nagsimula. Yung matanda, sabi, ang naingganyo sa akin, yung nagsimula ng ibo, yung matanda, yung pangkupangko niya yung ano, ang sabi niya sa akin, mas maganda rin alagaan yung ibon dahil konti lang ang pagkain, tapos sa maliit lang yung space mo, hindi na tulad yung kalapate, medyo may kailangan mo ng space na ano, saka medyo marumi yung kalapate. Hindi na tulad ng ibon, maliit lang, konti lang yung pinakaikot niya. Kaya nang ganyo ako, saka medyo may time sa papano, may time na potato na lumalabas. Kaya nang ganyo ako. Kasi yung potato niya, ano? Oo, yung potato na ibon ng lovebird. Lahat naman ang lovebird na yung potato. Ano-ano yung mga naging benefit sa inyo ng pag-iibon? Ang benefit yun ang mga natatanggal yung stress mo, naliibang ka, marami ka nagiging kaibigan, marami kang nakakaligilong tao, nagbibigay ang ngayon ng puro-puro, at may konting ano, libang, may konting kita, konting kita sa ibon. Kung wala ka rin lang gagawin, paikot-ikot ka lang sa lugar nyo, mag-ibon ka na lang. Kasi kahit pa paano may income, matutulungan mo yung mga anak mo kung hirap kayo, makakatulong kayo. Matututo ka pa sa nutrition ng ibon. Magugulat ka pa sa ibon, may tsamba na tinatawag. Hindi mo kasi alam yung dinigilan mo ng ibon kung ano yung pinanggalingan ng ibon mo. Tsamba. Yung tsamba, sir, yung ano yun, yung parang yung pag bumili ka ng normal, maglalabas ng ano, hindi normal. Hindi normal, kumbaga high mutation. Maglalabas siya. Kung halimbawa bumili ka ng green, pwede siya maglabas ng blue. Ganon. Kung halimbawa bumili ka ng normal, ngayon, festive na usapan, haburo mo na usapan, minsan may nalilito yung bomb breeder, nahangalo na sa bentahan yung ano, mabugulat ka, naglalabas siya ng crested, naglalabas siya ng hago. Ganon. Ngayon, maswerte ngayon yung mga mag-aalaga ng ibon dahil halo-halo na ngayon yung ibon. Dahil sa dami ng breeder, minsan nakakalito rin. Yung na-poster mo, nag-itlog yung pinag-poster mo, nahalo na doon. Akala mo, hago, nangyayari yun. Kaya kailangan talaga tatandaan mo yung itlog. Marami kang matututunan, may lumalabas ng mutation. Oh, ngayon, yung ngayon mga benefits kay sir, no? Lalo ka ng maraming kaibigan. Yung pag mag-ano ka, siyempre, income, extra income, kasama dyan. Mm-hmm. Tapos yung parang excited ka na yung sa paanak mo. Sa pang-apat natin yung katanungan kay Sir Nestor, ano-ano po ba pala yung mga na-encounter nyo na problema dito sa aviary nyo o sa pag-iibon? Wala namang nagiging problema eh. Pagka maagap ka naman sa ibon, ang pinaka-main problem niya yung magkasakit. Kaya kung alaga mo yung ibon mo, malinis naman yung ibonan mo, at na antimano napansin mo sa malungkot, anuhin mo na kagad yung, isolve mo na kagad yung ibon mo, kung paano siya gagaling kagad. Yun lang yung pinaka-main na problem ng ibon eh. Yun lang ang sananagit ako, yung magkasakit ng ibon. Okay, yun nga, sa pinaka-main problem lang mo siya, yung talagang magkasakit ang ibon, siyempre, mahirap talaga magkasakit ang mga alaga natin. Kasi minsan, napapaisip ka kung ano siyempre yung gagawin mo. Ano yung gagamot mo, o ano yung ibibigay mo para hindi sila magkasakit, yung mga parang antibiotics na bibigay mo. At yun ang ating fifth question. So, sir, sa ating fifth question, ano po yung mga pinapakain sa ibon? Ano po yung mga gamot at ano rin po yung vitamins niyo sa kanila? Yung bird feed, red millet, black millet, canary, horse growth, rin sa parakeet. More on canary lang para hindi siya tumataba. Kailangan nasa flight siya. Pagka spray, pagkatapos sa free flight, nasa malaking cage na siya. Ano lang, yung alalay na lang sa pagkain kasi mahirap pag tumaba, hindi siya maging itlog. Dahil magkakaroon siya ng sapola. Anyway, nakita nyo diba kanina sa loob, ipon tayo sa kibilya. Ang mga alaga po pala ni Sir Nestor, puro parakit lang. So Sir, pwede bang mabigay mo sa amin yung porsyento ng halo nyo sa breeding mix nyo? Sa isang kilo, halimbawa ang bird seed ko kalating kilo,
dalawang buhit na ano, yung canary pa, ano, well, si kalating kilo, tapos sa 1 foot na canary, tapos yung other doon sa bago mag 1 kilo, yung red millet, tsaka ano, yun yung kahalo. Bali, ang percentage nyo po is sa 100%, 50% ang bird seed. Ang bird seed po ay yung white millet. Kasi yung iba, di ba, yun ang alam natin tawag sa kanila. White millet po yung bird seed. 50% po ang bird seed. Then 25% po ang canary. Yung pakain ko dun sa yun, nag-breeding na. Asa nag-breeding? Iba po pala ang ano, pagkain niya sa breeder at iba rin po ang pagkain niya sa mga fly fish. Sa fly fish, lamang ang kung ano bawa, sa isang kilo, gagawin mo yung 3-4 yung ano, yung 1-4 lang yung white millet. So yun nga, 3-4 lang daw po yung canary at 1-4 ang white millet dun sa fly fish niya. Sa breeder naman, baliktad, kalahati ang bird seed, 1-4 or 25% yung canary, then the other 25% is yung mixed seed na black, red, and yung canary mix. Diba? Saka outdoors pa. So sa 25%, parang halo-halo na siya. Okay. Yan. Nabigay na ni sir yung pagkain niya sa mga ibon. So ngayon, ang tatanungin natin sa kanya is yung vitamins niya at gamot na ginagamit sa breeder niyang mga ibon. Sir, ano-ano yung mga ginagamit niya? Ito, antibiotic, probiotic. Ito ang probiotic niya, yung Betracin Gold. Then, ano pa po? Pag kami matamlay, ginagamitan siya ng 4-in-1 mix, imported. Then, yung... Maganda to. Ito, 100 plus to, di ba? 130. Ito yung gumagamit din kami. Guaranteed ito. Na yan, guaranteed na yan. Ayan, ito po yung ginagamit ni sir, probiotic na Betracin Gold, saka sa gamot naman is yung 4-in-1. Parang sila ang probiotic din. Halos pareho ka. Kasi ito, probiotic pala ito. No? May kung naman, may probiotic pala ang Betracin Gold. Ang akala natin, ang Betracin Gold is antibiotic lang. Merong probiotic. Merong probiotic. O, ayan. Nagkaroon na naman tayo ng dagdag kaalaman. Ang Betracin Gold ay may probiotic. Anyway, sir, tapos na po tayo sa gamot. Ito yung hinihintay ng lahat. Sir, any tips po sa mga kaibon natin, sa mga gustong mag-alaga at bagong mag-alaga? Ano pong mapapayo nyo sa kanila? Ano lang po, focus lang po sa pag-aalaga. Tignan lang sa umaga kung bago magkapit, ikutan sa umaga yung ibon, kung tignan kung may manungkot, para maagapan yung magkakasakit ng ibon. Bago ka magkapit, yun, ikutan yung ibon mo, tikikin mo silang lahat kung ano tayong kalagay nila para habang nagkakapit ka na, kampante ka dahil nakita mo na yung ibon mo. Ang pangalawa, focus lang talaga yung kailangan, pag nag-ibon ka, hindi naman kailangan may pera ka kagad eh. Kailangan dyan, unti-unti mo lang palaguin ang ibunan mo. Pwede kang kumpusan sa maliit, hanggang sa yung iipunin yung mga napapagbilan mo, makakabili ka lang ng medyo may mataas ang retention ng ibon. Yun lang, tip ko. Focus lang po, wala namang problema dun sa ano. Saka tanong-tanong lang din po kung ano sa mga kapwa mag-iibon, tanong-tanong lang din po. TNTM lang din kung ano yung mga nagiging problema, kung ano yung mga nagiging ano, kung ano yung kulang mo dun sa pag-iibon mo, wala namang masama magtanong. Doon sa mga nauna, pwede magtanong yung mga baguhan, yung mga papasok sa ibon. Wala masama, huwag po kayo mahihiya. Pag nahiya po, hindi po kayo marunong mag-ibon. Kailangan marunong ka magtanong sa kapwa mo mag-ibon. Huwag kang mahihiya, kahit sino pa yan. Kahit yung binilan mo, kailangan lagi mo siyang tatanungin. Gusto ko naman, bilang seller, lahat ng bumibili sa akin, sinasagot ko kung ano yung dapat ko sagutin sa kanila. Meron tayong ilalagdag na katanungan, wala doon sa questionnaire natin. Sir, meron ba kayong sikreto sa pag-ibon? Ang sikreto lang naman, yung tiyaga lang eh. Tiyaga lang ang magugulat ka. Pag matiyaga ka talaga, tapos magbilis ka magbag-mix ng ibon,
Kasi kung magbigit ako ng ibon, ano lang, hanggang 3 slots, wala nang nangyayari, lipat ka agad. Pinaghihiwalay ko agad, minik ko sa ibang. Yun ang natutunan ko sa pag-ibon, hindi mo dapat i-focus doon sa isang parisa na yun. Ang sa tatlong slots, unang slot, wala kang nakita, pangalawang slot, wala. Pangatlo, wala. Pwede mo nang, yun ang decision ko, tinatanggal ko na. Binabasa mo yung pare? Binabasa ko na yung pare. Para baka sakali sa ibang pares may lumabas na ibang meeting. Pag shout out sa kanila, sir, batiin nyo po yung mga gusto nyo batiin at malalaman kita sa YouTube yan, sir. Pare, kung sino po yung gusto nyo i-shout out sa kanila? Bati lang ba? Para pagbati po, binabati si mga kasama ko sa ibon. Ibon-ibon lang po tayo. Kung may pagkakamali ako sa pag-iipon ko, minsan hindi nawawala talaga yung konting init. Magpasensyahan nyo na lang kung may kulang din ako. At yung iba naman din, pag nababasa ko may kulang, hinahayaan ko na lang din. Huwag natin hayaan na tayo-tayo magkaroon ng hindi pagkakaanuhan. Kung nakapagpalabas yung kapwa natin ng ibon, kung tama naman din yung ano ng ibang bansa, wala namang problema dun eh. Mas importante, nakapagpalabas na tayo rito at kaya natin gawin. Yun dapat gawin. Kung ano yung nakikita natin sa ibang bansa, kaya natin gawin dito. Nasa ibunan mo lang yung mga materialis na hindi mo nalalaman. Nasa aviary mo lang. Kung hindi ba gusto mong palabas ng gano'n na, kung meron ka mga 10 pares o 20 pares, nasa ibunan lang natin, hindi lang natin alam. Hindi lang natin tigma. Tapos na sa mag-shoutout si Sir. Ako naman, kina-shoutout ko siyempre yung mga unang-una subscriber natin. Marami pong salamat sa walang sawang pagtangkilik nyo sa panonood ng aking YouTube channel. At siyempre yung mga kaibigan natin, mga kaibon natin, maraming salamat din sa suporta nyo. Siyempre sa asawa at mga anak ko, hi sa inyo. Dito na si Daddy, medyo malayo. And yun na nga, tapos na. Napagbigyan na tayo ni Sir. Sana meron kayong natutunan at aral na pwede nyo i-apply sa pag-ibon nyo. Siyempre, nandito na lang po kami. Pero bago lahat, huwag nyo kakalimutang mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. At paalam mo pa paano kami guys ha. Sir, bye! At yan, tapos na kami ha. Pakita ko lang yung lugar ni Sir. Ang ganda rito, promise. Ilog. Si Avery niya. Dan Lloyd? Wow. Ayun na. Anyway guys, bukod sa ibon pala, meron din si Sir na, ano tawag nito? Kittens? Pusa, ano? Ano mga lahi nito, Sir? Persian. Ah, ito Persian. Ang ganda. Ito Persian. Ito exotic Persian. Flat face yan, alam ko eh. Hello! Hi, Garfield! Yan. Oh, ilan po babae dyan? Isa lang. Isa lang. Oh. Kung pag nag-anak, antayin nyo. Ah. Yan. Hindi lang kaibon, kapusa pa. Hindi na nangangalak. Siya matura. Ah, matura na. Oo, oh. Na, naka, parang ano na lang, libangan na lang. Eh, pag ano, hanap ko ng ano, kapulit. Ito nga sayang ha. Ano pa naman sa yung flat face na ano.